Welcome sa ating Git and Github na Crash Course. Sana tapusin mo ang video na to para ma-master mo ang Git and Github in under 50 minutes. Kaya, simulan na natin. And welcome sa ating course and ngayon matutunan mo na kung paano gamitin si Git at GitHub sa iyong mga projects. So una, ano nga ba yung tinatawag na version control? So version control is a system that keeps records of your changes. So it keeps and tracks of that record. It allows you also for a collaborative environment with other software developers or people around the globe. It allows you to know who made the changes and when. But with version control, we can also revert any changes that has been made to a file. So that is version control. So on the other hand, what is GitHub? So GitHub is the largest web-based Git repository hosting service. So yung GitHub is a hosting service ng ating Git repositories. So GitHub allows for code collaborations with anyone online. Basta meron kang access sa GitHub, pwede kang makipag-collaborate with anyone in the world. On the other hand, ano naman tinatawag na Git? So, Git is a distributed version control. So, makita nyo si Git is an SCM or source control manager or management, ganun. So, it allows developers to track and manage the changes to their code or files over time. It was designed to be fast and efficient even with large code bases. And Git utilizes advanced algorithms for storing and retrieving revisions, minimizing the disk space usage. So, eto si Git. And ano yung mga key concepts behind Git? Atin yung i-discuss. So, first, we have repository. Second, we have commits. The third one, we have branches. And the fourth is merging. So, let's discuss the first one, which is repository. So, ano nga ba yung tinatawag na repository? It allows you to perform various operations on it to create different versions of a project. So, a repository is like a database ng ating files and it allows or Git allows us to make changes and updates to that repository. So, let's take a look at the illustration. No? Kung, for example, meron kang remote repository. So, ito yung ating central repository and we have our local repository. So, expect na ikaw to, yung nasa left, and another developer on the right. So, you will have both a different local repositories and you can make changes to that files and our repository will know who made the changes and when. So with the help of push and pull. So tignan niyo lang, ganyan yung repository, para siyang database or nag-host ng files and code mo. The next thing is commits. So ano naman yung commits? So commits are the core building block units of a Git project timeline. So, tignan natin yung illustration para mas makita nyo. So, for example, we have our files in the working directory. Now, we are in the working directory and we made some changes. So, before we can see those changes sa ating Git repository or our remote repository, we need to add those changes sa staging area natin, sa ating local na repository. And then, once we are sure about the updates that we have, that is the time we run Git commit. And we can see that commit in our commit history. So once we push that, it will be visible to everyone and it will be up in our remote repository or our main repository. So that is Git commit. The next thing is branches. So it's just a pointer to a snapshot of your changes. So think of it like parang branch ng tree. So meron kang root, 'di ba? And then meron kang mga branches. So parang ganun lang din yung meaning nito sa Git. And let's take a look sa example. So ayan, masabi ko meron kang root. So that could be a master, that could be the main. And based from that main branch, you have separate branches, which is develop, feature, and another feature branch. So parang ganun lang din yung idea ng branches. So you can make different changes here sa develop na branch and different changes then sa ating feature na branch. So that is basically how branches works in Git. And the last thing for our key concept is called merging. So it's concept of merging multiple sequences of commits stored in multiple branches in a unified history. So parang pag-iisahin mo yung mga commits from other history just into one. So let's take a look again sa ating example. So let's say na meron kang common base
Ayan, and then meron kang mga tips or mga commits dito. And then meron ka pang additional commits sa ating features, ayan, or dev branch mo. And then pag gusto mo silang i-combine, you will still go back to that same line sa ating main na line dito sa taas. And that will be merged into one commit. So that is merging in Git. Ngayon, tuturuan ko rin kayo kung paano install si Git sa inyong system. So you have to go to this link, which is git-scm.com/downloads, or pwede rin kayo pumunta sa git-scm.com, which is this one, and you need to click the downloads. And from here, you need to choose ano yung system ninyo. So you have macOS, Linux, and Windows. So since Windows ako, kiklik yung Windows. And from here, I will choose kung ano yung compatible na installer para sa akin. So I have 64-bit Git for Windows setup. So I need to click this one. And it will start to download. So save mo lang. Ayan, mada-download na yan. Ayan, once natapos na sa pag-download, try nyong open yung executable file, tapos i-click nyo lang, and then click run para install yung Git sa inyong system. So what you will do is to follow me, just click next, tapos next nyo lang din to, and you can choose to override the default branch name. So it can be main, kasi nagbago na si Git eh. Parang main na, hindi na siya master. So click next, 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 next. Ayan, so default na lang lahat. So install. So install nito yung Git sa ating system. At yun, natapos na nga yung pag-setup ng ating Git sa ating system. So we can launch Git Bash or we can click finish. So Git installation comes with a Bash terminal. So you can choose to open that one as well. So uncheck mo lang yung view release notes, tapos click finish, and makita mo to, yung terminal na to. So you can execute Git commands here as well, and also sa terminal mo. So that is how you install Git sa iyong system. At dahil tapos na tayo mag-install ng Git sa ating system, here are the important Git commands na pwede niyong magamit sa work or sa inyong mga projects. So for starting a project, you have init, clone, and config. For committing changes, you have add, commit. For working with branches, we have branch, checkout, merge, and fetch. And also, we have helper commands as status and log, and syncing changes for pull and push. So, hindi lang ito, marami pa. But I found out that these are the most common na Git commands. And palagi nyo itong makikita or magagamit talaga sa inyong work at sa inyong pakikipag-collaborate with other developers. Kaya anong panghinintay mo? Let's try it in our code editor or in our terminal. At dahil tapos na tayo sa pag-install ng Git, oras na para i-open yung ating Git Bash terminal para matutunan yung iba't ibang Git commands. So yung una kong ituturo sa inyo is tinatawag na Git config. So isi-set natin yung configuration ng Git sa ating system. So yung una nating i-update is yung name and yung email para malaman natin kung sino yung gumagawa ng changes sa repository. So git config dash dash global para ma-apply siya sa buong file system natin. And then user.name. So after nito, space, tapos double quotes, and ilalagay mo yung name mo or yung gusto mong name dito. So sa akin, Justin Espinosa. Ayan. And then click enter. The next thing is yung email. So git config dash dash global user.email. And then no need na para mag double quotes dito. You can directly type yung email address. So covet.gaming@gmail.com and click enter. And the next thing, yung isang pang tip sa inyo is, for example, sa installation natin kanina, hindi mo sinelect si main as a default branch. So pwede mo siyang i-update dito sa ating configuration. So paano? Ganito pa rin, git config dash dash global and then init.default branch main. So iset natin si main as our default branch. So you just have to click enter. So every time nagagawa ka ng repository or git repository, main talaga yung default na branch noon at hindi na master. So that is what it basically means. Kung gusto mo pa ng mga commands or helper commands about git config, you can do this. Git config dash h. So pag in-enter ko to, ayan, makita mo pa yung ibang commands na pwede gamitin sa git config. So that is how you use this .h na command. So you can also use this helper or options na command sa other na mga git commands.
Ang next ko namang ituturo sa inyo is how we can initialize a Git repository. So ako sa iyo, pumunta ka sa desktop mo or any directory, and then gumawa ka ng sample folder with files. So may laman lang siya na text man yan, or it can be an index.html na file natin na merong lamang kahit h1 lang ganun. So just do that and save. Tapos ang gawin natin is pupunta tayo sa terminal. So dito sa terminal, pupunta natin yung directory na yon. So if you wanna change directory, just type cd and then yung pangalan. So desktop, dahil nasa root ako. So cd desktop, and then yung pangalan ng folder ko. So that is git-example. So I will cd git-example. So makita mo, nandito rin yung directory sa taas. So make sure na nasa same level kayo. So desktop tapos git-example. So it's safe to say na nasa loob na ako ng git-example folder. So ang gagawin ko is initialize ko si git sa loob ng ating folder. So paano ko gagawin yon? Napakadali lang. So this is how you initialize a git project. So type git tapos init, or short for initialization, and click enter. So ayan, makita mo initialized empty git repository in, ayan yung directory ng aking git-example, at nag-add siya ng .git na folder. So tignan natin kung ano yung resulta. Ayan, so pag in-open ko yung folder na yon, makita mo na meron ka ng git na naka-hide siya. So minsan hindi to makakita if hindi mo i-view, but meron siyang i-create na .git na folder. So i-open mo to, ayan, nandito yung config natin for git. So don't worry about this as long as na-initialize mo yung ating repository. And nakita mo yung message na initialized empty git repository and yung folder path mo or file path mo. At dahil tapos na tayo sa pag-initialize ng ating git repository under git-example na directory, pwede na nating makita kung ano yung mga files na nakatrack and hindi pa natatrack ng ating git repository. So paano natin gagawin yon? We need to execute the command git status. So pag in-enter ko to, makikita ko kung saan branch ako ngayon. Ayan, nasa main ako. Wala pang commits. And you can see this untracked files. So ano itong mga untracked files? Meaning, hindi pa to namumove sa ating git repository, or hindi pa siya recognized ng ating git repository. So we need to add this first sa ating git repository para makita sila or matrack sila. So you can see this command git add tapos yung pangalan ng file to include in what will be committed. So para ma-include sila at matrack, we need to use git add. So how can we do that? We can use the git add tapos yung pangalan ng file. So git add index.html. Ayan, so wala siyang message, meaning na-add na siya sa itatrack ng file. So we can run git status again, and makikita mo na wala pang commit, but you have changed, or you have changes na dapat i-commit. Okay? So you have here the new file. Ayan. And then meron ka pang isang untracked file. Okay? So if gusto mo naman na i-remove yung file na to, or i-unstage yung file na to, you can do that as well. Kung ayaw mo siyang madala or matrack, so you can use this git rm dash dash cache tapos name ng file to unstage. Okay? So run natin git rm dash dash cache tapos index.html. Ayan. So tignan natin kung anong nangyari. Git status. So ayan, kita nyo, hindi na siya nasa staging natin. So nabalik siya to untracked files. And another trick that I can give you is paano kung sigurado ka na na-add mo tong dalawa na to or lahat ng files under git-example. So ang gagawin mo lang is to git add tapos period. Ayan. And then click enter. So git status. Makita mo na dalawa na yung files sa ating staging na directory. So we have index.html tapos yung sample text.txt. So these are the changes to be committed sa ating branch na main. Let's say for example na sa sample underscore text na file, may kailangan kang i-change before i-commit. Tapos i-open mo si sample text. Tapos ang gagawin mo, meron kang i-change dito. Like maglalagay ka lang ng hello world. Okay? Tapos save. Anong mangyayari? Puntahan mo ulit si git status. And then makita mo na dito na meron kang changes na ginawa or minodify mo si sample
git and github underscore text.txt. So kung gusto mo na hindi na madala pa yung inedit mo or yung inad mo na update, you have to run git restore tapos yung file name. But kung gusto mo naman na i-add yung modified or yung in-update mo sa file ng sample underscore text.txt, you need to run git add and then yung file name. Okay? So for now, ayokong madala yung hello world na to. Ito, makita mo yung hello world. Ayoko yan. So ang gagawin ko, I will run git restore tapos sample underscore text.txt and click enter. So tignan mo mangyari pag nag-git status ako, it will be back, no? Doon sa previous niyang state. So nawala yung changes. Pag i-open mo yung file, open natin ulit. So eto siya, sample.txt. Ayan. So papakita ko lang, wala na yung hello world. Kasi nga ni-modify natin, ni-remove natin yung updates. So ganun ka handy si git pagdating sa version control ng ating mga files. And what if i-edit ko ulit si sample.txt, 'di ba? So open ko siya dito. And maglalagay na ako ng hello world tapos again. And click save. Sinave ko na. Close ko muna. And i-run ko si git status. So mayroong shortcut, i-click mo lang yung up arrow mo para yung previous command yung malalagay. So git status. Ayan. So kung gusto ko siya i-add, git add and then yung file name sample underscore text.txt. And then run git status again. Ayan. So na-add na siya sa ating naka-stage na files. Ngayon, before tayo mag-proceed sa pagko-commit, tuturuan ko kayo ng isang tip on how we can exclude files. And that is by adding git ignore sa ating directory or sa ating git na repository. So how can we do that? We can run touch dot git ignore. So gagawa ito ng dot git ignore na file sa ating git-example na folder. So enter nyo lang and i-open nyo yung git-example natin. So meron kang git ignore dito. So you can open this in a notepad if you want. So choose another app. Or sorry, ayan, notepad. So open natin siya dito. Ayan. So let's say na i-ignore natin si index.html. So paano natin gagawin yon? So lalagay mo lang dito yung file name. So index.html and click save. So usually ang mga nasa git ignore na files is yung mga node modules, mga environment variables, kasi hindi pwedeng ma-expose yon sa git repository natin. Okay? So kung ano pa yung mga need na i-add mo dito na para hindi siya ma-push sa ating git repository or makita ng iba. So that this is really important, no? Kasi importante yung mga data na yon kung sakali then that could have or bring a huge impact sa iyo pag na-leak. Okay? So you have to be really careful about that. So you can use git ignore to ignore those files. Okay? So let's see kung ano mangyayari sa ating code or sa ating git repository. So run git status. So ayan, meron kang git ignore dito. So try muna natin i-add siya. Git add that git ignore. And then git status. So na-add pa rin yung ating index.html. So bakit kaya? Yung problem natin is dahil nakatrack na dito si index.html, kaya hindi siya mai-ignore. So what you can do in this situation is to run git rm dash dash cache tapos yung file name. So git rm dash dash cache tapos index.html. Ayan, and then run git status. Ayan, so pag nirun mo siya, nakita mo, hindi na natin nakikita yung index.html at all. Kasi nasa loob na siya ng git ignore. And then nakita ni git na naka-untrack to, so kailangan ko siyang i-ignore. So yun yung isang example ng pag-ignore ng file. So this is handy to not leak important information. Okay? Pero sa ngayon, i-empty lang muna natin yung ating git ignore file. So mas mabuti na nalaman niyo na. So save ko lang to ulit, papakita ko sa inyo na lalabas na ulit si index.html pag wala na siya sa git ignore. So git status. Ayan, makita mo na modified si git ignore tapos nandito na si git or si index.html. So git add all para ma-add yung lahat ng changes natin. Ayan. And git status. And nandiyan na silang tatlo.
At dahil meron na kayo mag-stage ng files, mag-add ng git ignore, mag-restore, mag-remove sa ating changes to be committed, ngayon tuturuan ko na kayo kung paano mag-commit or i-commit to sa ating repository. So, what you will do, since naka-stage na tong files na to, so meaning, tatlong file na to, kung magko-commit ka, sa commit na yon, tatlo yung files na lalabas. And then, meron kang message kung ano yung update mo. So, usually, ang advice ko, pag magko-commit ka, is you need to commit in a batch. Okay? So, dapat related yung files na yon. So, for example, may ginagawa kang feature na button. So, dapat yung tatlong files na to or yung mga files under that commit will be focused on that button or a functionality. So, for example, itong tatlong na to, lalagay lang ako ng git commit, tapos dash m. So, lalagay ko na yung message dito. So, quotes ka lang, double quotes. Ayan. And then, yung commit message natin. Kung saan patungkol yung ating commit na to. So, for example, added initial files. So, ayan. So, dito mo nilalagay yung message mo. So, dapat meaningful to. Dapat maintindihan ng nagbabasa yung message para mas madali siyang makita pag nagde-debug kayo or naghahanap kayo ng bugs sa inyong code. So, madali niyong matrack yung error na yon or yung code na yon kasi dahil sa commit message. So, malaking tulong din yon kapag detailed and on point yung ating commit message. So, click ko lang, enter. So, yan. Makikita mo, meron kang tatlong files, change, and meron kang 20 lines na in-insert. So, yung message is added initial files. And makita mo yung ating mga files na na-add. So, nandito si git ignore, nandito si index.html, at nandito si sample underscore text.txt. So, this is how you commit in Git. Ngayon na kapag-commit ka na, ang tanong is paano ito makikita ng other developers sa team mo or from people all around the world. So, dito na pumapasok yung tinatawag na repository. And that is GitHub repository. So, we can create our own repository doon sa ating GitHub account. But first, we need to have or we need to set up our GitHub account. So, madali lang, punta ka lang sa browser mo and search for github.com. Tapos, mag-sign up ka dito. Or if you have an existing account, go to sign in. Ayan, once na nakapag-sign in ka na, yung una mong gagawin is to look for this new na button. So, we will create a new repository. Ayan, dito, mariredirect ka. So, you will see your option. So, you can have public or private. You can add your readme file. You can also choose to add the git ignore by default. So, meron naman tayong git ignore. So, hindi natin lalagay. And the next thing that is really important is yung repository name. So, we'll have our git practice. Check yung availability. So, available siya. So, description is optional. So, we'll skip that for now since hindi naman importante. And you need to click create repository dito. At after successfully na ma-create yung ating git practice na repository, makikita mo yung pangalan dyan sa taas. And then, you will have this set of commands. So, if meron ka ng existing git na repository, you can choose to use this command. Okay? To push an existing repository. And probably, we will use this. Okay? Kasi nakapag-initiate na tayo ng existing git repo natin. And kung hindi ka pa nakapag-create ng repository, so you have to follow this command. So, it's just a step-by-step process. So, yung susundin natin dito is yung sa baba. Okay? Okay, so kakopy lang natin yung tatlong commands na to. Yung unang command is git remote add origin. So, this will serve as our remote repository. So, yung ating ginagawa ngayon is we are just editing or adding files sa ating local repository. And now, we need to push those commits dito sa ating remote repository so that other developers can access our changes or our own added files. So, open natin yung git bash terminal natin ulit and irarun lang natin yung command na to. So, git remote add origin https tapos /github.com/ovf/git-practice.git and click enter. Ayan, so na-add na yung ating origin or yung ating remote repository. Now, we need to git branch dash m main. So, follow nyo lang to guys. And then, we need to push to this branch. Git push dash u origin main. And let's pray na sanang walang mangyari. So, makikita nyo,
kung sa Git bash terminal kayo, merong magpa-pop up na ganito. So username for github.com. So you need to add your username. So for example, for mine is Hoveth. And click OK. And then ilalagay mo yung password for Hoveth at github.com. So hindi ito normal password, ha? Okay, take note of that. What you need to do is go to GitHub. Ito, github.com/settings/tokens. Oy, sorry. /tokens. And dito, you need to generate a personal access token. Okay? Pag naka-generate ka na ng token, i-copy mo 'yon and then 'yun yung ilagay mo dito sa nag-pop up na window. Okay? So 'yun yung gagawin mo. And so ngayon mag-generate lang tayo ng token para makita ninyo. So generate token, tapos ito lang yung classic. Okay? And then pangalanan na lang siya ng kahit ano. So you can use test token for this and you can set the expiration ng token na 'yon. So for me, I will put no expiration. Tapos check ko to lahat. Gusto ko lang siya i-check. Bigyan natin siya ng admin lahat. Okay, so but you can check or uncheck whatever you want or kung hindi mo naman gagamitin, di ba? So okay lang yan. So check ko lang lahat. Ayan, and then click generate token. And eto na siya. So you need to store this or you need to copy. Ayan, and then yun yung ating ilalagay sa pop-up kanina. So let's go back sa ating git bash terminal. Ayan, naghanap na siya ng password. So, i-paste mo lang siya dito. Or kung hindi siya makita, Ctrl-C. Ayan, Ctrl-C. And then, i-run lang natin ulit. So, git push dash u origin main. And hanapin niya yung username natin. Ayan. And then, hanapin niya pa rin yung password. So, dito mo siya ipipaste. Ayan. And click OK. So, makita mo na nakapag-push na tayo successfully doon sa ating branch. So, paano natin makikita to? Okay? Let's go sa ating Git or GitHub. Close ko muna to. And ito siya, di ba? So, i-refresh ko yung screen natin. And there you go. You can see your file. So, you have your gitignore, your index.html, and your sample.txt. Tapos, yung commit message, yung time, and then yung commits nandito. So, that is how you push to a GitHub repository. So, pwede mo na itong i-share sa iyong mga friends or pwede na ma-access ng other developers. So, ituturo ko rin yan kung paano. Ayun, kung magkakaroon kayo ulit ng problem about sa pag-push, just take note na pupunta kayo sa github.com/settings/tokens and mag-generate kayo ng new token dito. And importante na dapat huwag niyong i-share yung token na yon kahit kanino kasi magkakaroon sila ng access sa iyong GitHub or sa iyong repository. So, napaka-delikado. So, huwag niyong i-share kahit kanino, okay? And after that, pag nakuha niyo na yung token dito, that is when you push. Tapos, sa unang window, that will be your username sa GitHub. And the second one will be your password. And sa password na tab na yon or sa window na yon, dun mo i-paste yung personal access token na na-generate mo dito para makapag-push ka sa iyong GitHub repository. Ngayon naman, tuturuan kita kung paano mag-deal with Git branches. So, nang una, paano nga ba mag-create ng branch sa Git? So, napakadali lang. Yung syntax or yung command is git branch. Tapos yung pangalan ng branch na yon. So, let's say example. And then, click enter. So, makita mo, walang error. So, meaning successful yun. So, paano natin yun iti-check? So, meron tayong command na tinatawag na git branch dash dash list. Ayan, at ililista niya yung mga branch sa ating Git repository. So, makita mo, nandito tayo sa main and meron na tayong example branch. So, paano tayo pupunta sa example branch? So, you just need this command, git checkout, tapos yung pangalan ng branch, which is example. Ayan, switch to branch example. So, nandito ka na sa ating example branch. So, makita mo yan, no? Nag-change na siya, hindi na siya main. Okay? So, paano naman tayo babalik sa main? So, ganun pa rin, git checkout, tapos pangalan ng branch na pupuntahan mo, which is main. So, nandito ka na sa main branch. And then, kung nagkamali ka or ayaw mo ng pangalan ng example, you can delete it. You can delete that branch by this command. Git branch dash D. Tapos, yung pangalan ng branch, example. Okay, deleted branch, example. Okay, so check natin sa list.
Ayan, wala na nga si example. Okay? So that is how you deal with branches. So clear muna natin. So usually, yung gamit kasi ng branches is, for example, mag-work ka sa feature or sa bug fix. Yun. So gamit na gamit yung branches para makapag-collaborate kayo with other devs and faster yung development ninyo. So for example, you need to create a branch. Okay. Branch feature. Ayan. So nag-add ka ng feature. So makita mo na wala ka pa rin sa feature na branch, 'di ba? So merong shortcut 'yan. Okay? So di-delete muna natin ulit si feature. So paano nga ba i-delete 'yon? Git branch dash d feature. Di-delete ko muna, okay? Clear. So yung shortcut is git checkout tapos dash b. So ang name ng pupuntahan mong branch. So for example, main. So since nandito si main, ayan. So a branch named main already exists. So hindi na siya mag-create ng bagong branch. But kung for example, mag-create ka ng bagong branch na hindi pa nag-i-exist dito. So dash b feature, ayan, switch to a new branch. Automatic, nag-switch ka na to that branch. So ito yung shortcut na tinatawag ko or sinasabi ko kanina. So git checkout dash b feature. Okay? And that will initialize yung ating repository or branch na feature. Ayan, at may isa pa yung dapat malaman. For example, gusto nyo na si feature is logging up to date kay main, kailangan nyong mag-sync ng changes from main to feature. So how can you do that? You need to use the git pull. Okay, so git pull and then origin main. So lahat ng resources ni main is ipo-pull dito sa ating feature ng branch. So ayan, already up to date kasi wala naman tayong changes from main. But this is how you merge from main into another branch. So that is how you do it. You use git pull, tapos yung origin and then yung name ng branch na yun. Ngayon, para makita nyo yung changes, babalik tayo sa main. So git checkout main. Ayan. So clear ko muna. And then gagawa tayo ng changes dito at i-push natin sa repo. Okay? So open natin yung file na nasa git example natin. So let's say itong sample.txt ay edit natin. So hello world again. Tapos ikakopy ko lang to ng ayan, apat na beses, tapos save. Tapos babalik ako sa aking git bash. So git status and then git add all. Ayan, tapos git commit dash m updated sample text dot txt. And then click save and then git push origin main. So magpo-push tayo. So eto, lalabas na naman uli yung window na to. So holdeth enter and then we can put our password dito. Ayan, ipipaste lang natin dito and click OK. So ayan, nakapag-push na tayo sa ating main na branch. At para hindi na lumabas yung window na yon, tuwing nag-a-add kayo, meron akong share na trick. So ilagay nyo lang si git config dash dash global credential dot helper tapos yung ating credential. So win credential. So enter lang natin to and soon or hopefully hindi na tayo mag-type ng ating username and password every time na magpo-push tayo. So let's put this one into the test. Okay? So open natin ulit yung ating git example and then from here sample text, edit natin ulit. So maglalagay tayo ulit ng hello world. So magiging anim na to. So control S and then git status, git add, git commit, tapos yung message, test for credentials. Ayan, and then git push origin name. So pag-click ng enter, sana hindi na lumabas. Ayan, at finally hindi na nga lumabas yung window. So directly na naging successful tayo sa pag-push. So yung command doon is git config dash dash global credential.helper space wincred. So para hindi na tayo mag-type every time na magpo-push tayo ng ating credentials. Ngayon nakapag-commit tayo sa main at nakapag-push na tayo, pupunta tayo sa ating feature na branch. So git checkout feature.
Tsaka pag nandito na kayo sa feature, papakita ko sa inyo yung pag-pull. Tapos makuha natin yung mga na-update natin. Kasi kung i-check mo si feature ngayon, tapos kino-open mo yung git example, yung sample test natin is only one line lang yung hello world again. So kailangan natin na kunin yung commit or yung mga pinush natin sa main papunta dito sa ating feature na branch. So close muna natin ulit to. And then git pull origin main and click enter. So ayan, makita mo kung ano man yung nasa main is kukunin or pupull ng ating feature na branch. So check natin yung files ulit. So open mo yung file explorer, punta ka sa git example, tapos yung sample.text, and pag inopen mo siya, makita mo na yung updates natin from main. So that is how you pull or merge to feature from main. Ayan, yung next na ituturo ko naman is yung merging ng mga branches. So paano tayo mag-merge ng branch? So let's say na mag-check out tayo sa ating main. Ayan. And then clear lang muna natin yung console. And from here, we will create a new branch. Let's say for example, no? So git checkout, tapos dash B. And then let's say this is a hotfix na branch. So you can also add another value dito, like space. And it means na ito yung ating base. Or dito magbe-base yung ating i-create na branch. So in this example, we will put origin main. Ganyan, origin slash main. So click mo yan. Ayan, so branch hotfix set up to track origin main. So pinatrack niya si main. And after that, naka-checkout na rin tayo sa hotfix na branch. So let's say na mag-create tayo ng changes dito sa ating file, sa ating git example. So let's say sa i-delete natin si index, delete natin to. Okay, and then edit natin si sample text. Ayan, so i-remove din natin. Ayan, so lagyan lang natin ng isa. So control S. Ganyan, okay? And dito ka magko-commit ngayon sa hotfix or mag-add. So git status. Ayan, so git add all. Ayan, and then git status ulit para makita natin na naka-stage na sila. Ayan, so git commit dash M. Added some new hotfixes. Ganon yung ating comment. And then click mo yung enter. And after this, we need to push. But git push origin hotfix na. Kasi wala na tayo sa main. Nasa hotfix na tayo. Okay? And click enter. Ayan. So we have a new branch. Makita mo dyan, pwede kang gumawa ng pull request mo papunta sa main. But you can also use git merge. So dito ko na ituturo sa inyo. So babalik tayo sa ating main and git checkout main. So nandito tayo sa origin main. Ang gagawin mo is to type git merge. Ayan. Tapos pwede kang maglagay ng message. So dash M merging a hotfix. Ganan. And then after nito is yung branch na i-merge mo papunta sa current branch mo, which is main. So pwede rin hindi ka maglagay ng message. Pwede lang na git merge tapos yung pangalan ng branch, which is hotfix. Pwede lang din. But mas maganda pag mayroong message, diba? So dash M tapos merging a hotfix. So ayan, and then yung branch name is hotfix. And click enter. So makita mo, fast forward, no commit created, dash M option ignored. So makita mo si index.html, may --, na dyan, nawala. And then sa sample text natin, merong 5 na deletions sa total of 16, and 2 files have been changed. So kung titignan mo si main ngayon, open mo yung ating repository, ayan oh, wala na si index.html. Tapos kung i-open mo si sample text, wala na rin yung ibang hello world again. So that is how you run the command git merge. So clear ko lang muna yung console, and then pupunta ako sa git repository natin. So eto siya. Ngayon, nandito pa rin si index.html. Kahit i-refresh ko to, nandito pa rin siya. So bakit? Saan tayo nagkulang? So may kailangan tayo or may na-miss tayo, and that is to push yung ating changes. So balik tayo sa ating git bash. So we have to run git push origin
main para ma-commit yung changes natin doon sa ating main branch. So, tingnan natin if may nangyari. Ayan, at makakita mo na wala na si index.html after nating mag-push sa ating main na branch. After mong magawa yon, may option ka na pwede mong i-delete si hotfix na branch kung gusto mo. And kung ayaw mo naman, okay lang na nandun yung hotfix na branch natin. Ang last kong ituturo sa video na to is how you can resolve merge conflicts. So yung mga merge conflicts, nangyayari talaga yan kahit sa work natin kasi meron time na same file yung in-edit natin nung katrabaho natin and same din tayong nag-push doon. So kung sino yung mahuhuli, yun yung magsosolve ng merge conflict. But don't worry, ituturo ko yan sa'yo. So for example, nandito tayo sa ating GitHub na repository. Pwede ka mag-edit dito kasi. So sample text, i-edit natin siya dito sa ating GitHub account or repository. So kung mag-edit ka dito, i-click mo lang tong edit this file na button. So lalabas tong edit and then maglalagay ako dito ulit. Lalagay ako ng madaming lines. Tapos, i-commit ko yung changes sa GitHub repository mismo. Okay, ayan. So, pwede kang maglagay ng commit message, tapos extended description, and commit directly to the main branch. So, let's say na nag-commit tayo dito. Ayan, let's say na sa ating local repository, so balik tayo sa ating Git bash. So, dito, what if na meron kang another developer na nag-work sa feature ng branch? Diba sa main tayo nag-commit? At meron tayong developer. So let's say na tayo yung developer na yun na sa feature na branch. Ayan. And i-edit din natin yung same file na sample.txt. So git example sample.txt. Open natin to. And then i-edit natin dito. Okay? Like test123. Test123. And click save. Ayan, tapos git status and git add. Ayan, and then git commit. Magko-commit din tayo from the feature branch. Pero same file yung in-edit natin, ha. Ayan. Edited sample text. Tapos ipo-push natin, git push origin feature. Ganyan. And after nyan, i-merge natin to sa ating main na branch. So take note na meron na tayong na-commit doon sa ating main branch. So magkakaroon siya ng clash kasi same file yung in-edit natin. So let's git checkout main. Ayan, so nandito tayo sa main. And then i-merge natin. Git merge. Or hindi muna. Dito muna tayo mag-git merge. Ipupull muna natin yung changes. So git pull origin main. Kasi mayroon tayong changes sa main, diba? So git pull origin main para makuha natin yon. And ma-simulate natin yung merge conflict. Ayan. So, nakuha na natin yung changes. Now, we will merge. So, git merge feature. Ayan. Pag-click mo nyan, makikita mo auto-merging sample text. Makita mo conflict. Merge conflict in sample underscore text.txt. So, now, we will try to solve merge conflict. Katuturuan ko kayo. So, open nyo lang si sample underscore txt na file. Or, ayan. So, open nyo. So dito, i-zoom ko, makikita mo na meron kang mga weird tags. Ayan, meron kang head. Ayan. And then meron kang tags din dito na feature. So explain ko lang, yung head is eto, naka-enclose siya. Eto yung nasa ating current branch. And this is from the branch na i-merge natin, which is feature. Okay? And from there, you will need to decide kung ano yung i-retain mo or ano yung ilalagay mo sa code. So, you can just delete dito. So, for example, ito yung gusto ko sa feature. Okay? So, i-delete ko tong head. Ayan, yung line na yan. And then, ito. Okay? Tapos, delete ko yung container niya. Ayan. And then, i-delete ko rin tong feature. Ayan. And then, click save. So, after nyan, magi-get status ako. Dito. Makita mo na yung main tapos may merging dyan na status kasi meron tayong merge conflict at kailangan nating isolve yon. Okay? Kung ayaw mo naman, you can use git merge abort to abort the merge. But pero kung na-fix mo na, you can add and commit. Okay? So git add, ayan, and then git commit fixed merge conflicts. And click enter. And now, you can push. So, git push origin main.
And you can see you have successfully dealt with merge conflicts. So, ganun lang kadali. Huwag kang matatakot pag nakita ka ng mga ganong tags. Okay? So, that is how you use git merge and how to deal with merge conflicts. Bago ko makalimutan, meron pa pala akong ituturo sa inyo. So, ito yung tinatawag na cloning. So, ano yung cloning? Cloning is a way para makopy natin si git practice, yung remote repository, patungo sa ating local machine nang wala nang kinakailangan na setup. So, how can we do that? So, punta ka lang dito sa yung repository and click mo tong code na button and may makita ka na clone. So, we will have three options, HTTPS, SSH, and GitHub CLI. So, HTTPS yung pipiliin natin for easy access. So, ikakopy ko yung URL na to. And open ko yung git bash na terminal. So, nasa desktop ako. So, pwede kong i-run yung command na git clone. Tapos, ipipaste ko yung kinopy ko. And then, click enter. So, i-clone niya yung git practice na repository natin sa ating local machine. So, we can change directory to that git practice. Ayan. And nandito na tayo. Meron ka ng branch na main. So, hindi mo na i-initialize pa yung repository na to kasi from the remote repository na siya. So, pwede ka nang mag-change ng files, mag-update ng files, mag-add, mag-commit, and mag-push. So, that is how you do git clone. Maraming salamat sa pagtapos sa video na to. Sana matulungan nyo pa ako na may bahagi ito sa napakaraming Pilipino sa ating bansa. At patuloy nyo sana suportahan ang channel natin na dev.code dito sa YouTube at dun na rin sa TikTok. And maraming salamat ulit sa pagtapos ng video na to. Sana may natutunan ka at sana may bahagi mo to sa iyong mga friends, classmates, or mga workmates. So, see you on the next video!